Ang videong ito ay inihanda ni Ginang Lucila R. Martinez, Kindergarten Cumamela Advisor. Mga gawain sa silid-aralan. Pag-ikot at pagmamartsa ng mga bata sa loob ng silid-aralan sa saliw ng isang tugtog. Pagpunta ng mga bata sa lugar na itinakda para sa bawat isa. Pagsambit sa isang panalangin. Pagpapatugtog sa pambansang awit. Pagpapatugtog sa awit ng Maynila. Pagbabatian ng bawat isa. Pag-aawitan at pagbigkas sa ilang tula. At pag-e-ehersisyo. Tayo ay umuko, ipikit ang mga mata at ilagay ang dalawang kamay sa dibdib at tayo ay manalangin. Dear Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kaming maging masunurin, mababait, magagalang, masisipag at matatalinong bata. Patnubayan po ninyo ang aming mahal na guro sa pagtuturo niya sa amin. Hinihiling po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayo ng tuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib at pakinggan. Awitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ay awitin natin ang awit ng Maynila. Mga awit at tula. Tayo na sa kindergarten, maglaro, sumayaw at kumanta. Tumula, magbilang, magbalitaan, magkwentuhan at bumasa. Umupo ng maayos, makinig sa aralin, minamahal ng Diyos ang batang masunurin. God made the earth
And God made a sky. God made the fishes and the birds that fly. Animals, flowers, trees so tall. God made everything, big and small. God made me and God made you. That is why I love Him so. Maganda naman tayo para sa ating pag-ehersisyo. Maganda naman tayo para sa ating balitaan. Sundan ninyo ako sa pagbasa sa 12 buwan. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ngayon naman ay sundanin niyo ako sa pagbasa sa 7 araw sa isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Anong araw ngayon? Ngayon ay Martes. Anong araw kahapon? Kahapon ay Lunes. Anong araw bukas? Bukas ay Miyerkules. Ano ang uri ng panahon ngayon? Lagyan ng check ang wastong sagot. Ngayon ba ay maaraw? Ngayon ba ay maulan? Ngayon ba ay maulap? O ngayon ba ay mahangin? Ilan ang pumasok ngayon? Ilang lalaki ang pumasok? Ilang babae ang pumasok? Ilan lahat
pasok ngayon. Ang ating content focus ngayong linggong ito ay ako ay kabilang sa klase ng kindergarten. Ulitin nga natin. Ako ay kabilang sa klase ng kindergarten. Ang mensahe sa araw na ito ay mayroong mga bata at matatanda sa silid-aralan. Ulitin nga natin. Mayroong mga bata at matatanda sa silid-aralan. Sino-sino ang makikita natin sa silid-aralan? Guro, mga magulang, at mga mag-aaral. Sino nga ulit ako, mga bata? Kayo po si Teacher Laila. Tama, ako nga si Teacher Laila. Kayo ay nabibilang sa pangkat ng Kinder Gumamela. Ulitin nga natin. Kinder Gumamela. Ang pangalan ng ating paaralan ay F. Balagtas Elementary School. Ulitin nyo nga mga bata. F. Balagtas Elementary School. Muling pagpapakilala ng mga bata sa sarili. Ako ay si Alan Reyes. Ako ay si Ana Calao. Ako ay si Ginang Lucila R. Martinez. Ako ang inyong magiging guro ngayong pasukan. Maaari niyo akong tawaging Teacher Laila. Ulitin niyo nga mga bata ang pangalan ko. Sino-sino ang mga nakilala ninyo kahapon? Maaari niyo bang ipakilala ang bago ninyong kaibigan? Siya ay si Aleli. Siya ang bago kong kaibigan. Ikaw naman ang sumunod na magpakilala ng bago mong kaibigan. Oras na ng recess. Pagdarasal bago kumain. Dear Lord, maraming salamat po sa mga pagkain ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Amen. Pagpila at paghihintay ng sariling pagkakataon sa pagbili ng pagkain. Pagkain ng maayos at tahimik at walang kalat. Pagliligpit sa pinagkainan. Magandang araw sa inyo, mga batang batibot. Magpahinga muna kayo sa inyong paglalaro at makinig sa aking kwento. Ang pamagat nito ay Para sa Lahat ang Palaruan ni Angela Morales. Bagong lipat ng bahay si Julia. Pagdating nila sa bagong nilipatang bahay, abalang-abala ang buong pamilya niya sa pagpasok ng mga kahon dito. May malaking kahon! May maliit na kahon, may magaan na kahon, at may mabibigat na kahon. Pinapanood ni Julia ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga ate. Nagalok siyang tumulong, pero sa pagiging abala ng mga magulang niya, ay hindi na nila maasikaso na utusan at gabayan si Julia. Pwede po bang mamasyal muna ako sa labas? Sabi niya. Tumingin kay Julia ang lahat at napatigil sa pagkilos. Sige anak. Mamaya ka na tumulong pag lahat ay naipasok na namin. May palaruan sa kanto
Ihahatid kita tapos susunduin na lang kita pagkatapos kong maibaba ang lahat ng gamit sa sasakyan. Sabi ng kanyang tatay. Naglakad si Huya kasama ang kanyang ama hanggang sa palaruan sa kanto. Lumapit si Huya sa batang babaeng nakasalamin at nakaupo sa gilid ng palaruan. Kumusta? Ako si Huya. Pakilala niya. Bagong lipat ako rito. Nginitian siya ng bata. Ako si Yani at sila ang mga kaibigan kong si Nikki at Mika. Kinawayan ni Nikki at Mika si Huya. Maglaro tayo doon. Turo ni Huya sa baras. Hindi pwede. Sagot ni Yani. Bakit? Tanong niyang hindi makapaniwala. Ang mga lalaki lang pwede ron. Itinanong ni Huya kay Yani kung paano ito nangyari at ikinuwento ni Yani kay Huya kung ano ang nangyari noon. Naglalaro kami noon sa palaruan tuwing gusto namin. Pero isang araw, nagdala ng sipa si Rio at hindi niya kami sinali. Hindi raw dapat naglalaro ang mga babae ng sipa. Nung sumunod na araw, bawal na raw kaming mga babae sa padulasan at sa baras. Hindi raw pambabae yun. Kaya hindi niya kami naglaro kahit kailan. Sumuma ang loob ni Huya. Siya ay nagalit. Hindi maaaring ginagawa nila. Sigaw niya at lumapit sa baras. Bawal ka rito. Sabi ng isang lalaki. Bakit? Tanong niya. Dahil babae ka. Sagot ng isa pang lalaki na si Rio. Ay, hindi yata. Tingnan mo yon, nakasulat. Palaro ang pambata. Eh, bata din ako ah. Kaya pwede ako dito. Wala naman nakasulat, bawal ang batang babae. Nagpilit si Rio. Pero hindi mo kaya yan. Babae ka eh. Mahirap ata magbaras. Mga batang lalaki lang may kaya niyan. Sabi niya. Kaya ko. Gusto mo pakita ko sa'yo? Sabay tayo, gusto mo? Tanong ni Huya. Sige. Payag na si Rio. Nagkasundo ang dalawang bata na ang paligsahan ay unahan maglambitin hanggang sa dulo ng baras. Nagbilang ang mga bata ng isa hanggang tatlo at bumitaw ang mga paa ni Rio at Huya mula sa patungan ng unang riles ng baras. Walang nagsalita sa mga nanonood. Mabilis ang palitan ng mga nakalambiting kamay ni Huya sa baras. Sa wakas, nauna siyang nakarating sa dulo. Nagsigawan, nagtalunan at nagpalakpakan ang mga batang babae. Yungko ang mga batang lalaki. Sige na, sa inyo na ang palaruan. Hindi na kami maglalaro rito. Sabi ni Rio habang nagpupunas ng pawis. Umarap siya sa kanyang mga kaibigan. Pasensya na kayo ah. Dagdag niya. Naglakad ng palayo si Rio at ang kanyang mga kaibigang lalaki. Sandali! Hindi ninyo kailangang umalis. Habol ni Huya. Gusto ko lang ipakita na kaya rin naming makipaglaro ng sabayan sa inyong mga lalaki. Kaya ko ding magbaras tulad mo. Ang sabi ko nga kanina, ang palaruan ay para sa lahat. Paliwanag niya. Para sa lahat ng mga bata. Babae at lalaki. Naiintindihan mo ba, Rio? Oo. Sagot ni Rio. Nakuha ko na. Ngumiti si Huya. Eh di, laro na tayo. Sabi niya. At naglaro na nga silang lahat. Kaya kayo mga batang lalaki at babae, huwag kayong mag-aaway ah. Mas masaya ang palaruan at ang paglalaro kung ang mga batang babae at batang lalaki ay pwedeng magsama-sama. Hanggang sa muli, paalam!
Oras na ng uwian. Pagliligpit at pag-aayos ng mga gamit na ginamit sa silid-aralan. Pag-aayos sa sariling gamit. Pagdarasal. Dear Lord, maraming salamat po sa mga natutunan namin sa araw na ito. Gabayan niyo po kami at ingatan sa aming pag-uwi. Amen. Pagpapaalam sa guro, kamag-aaral at parent aid. Paghahatid ng guro sa mga bata sa gate.